inis ako ngayon ng kwarto and nagtanggal ako ng konting alikabok kasi ina-allergy ako. Nakita ko tong frame na to. You guys might be wondering bakit to naka-frame. Well, ito yung isa sa mga memory na gusto kong balik-balikan. Simple lang to, dahon lang, pero marami tong kwento. When I went to US for internship. Ito yung first time ko traveling outside the Philippines and guess what? Pumunta ako ng Amerika mag-isa. Yes, I'm all alone. No companion. Walang kahit sinong kakilala. Wala. I'm all alone. So I left the Philippines March 2. Dumating ako ng JFK ng March 3. I still need to figure out how to get to the Hamptons. Good thing yung HR doon, binigyan na kasi nila ako ng detailed directions. So, para dun sa mga hindi nakaalam, this is located in the Long Island. So, mga 2 hours bus ride yun from Manhattan. So, meron akong dalawang kasama dun. Tagalaysium din sila. Nauna na sa akin sila a few days ago. And ito. Ito yung bahay na titirhan ko for approximately 3 to 4 months. So, unang araw ko dun, pagdating ko, I was knocked out. Solid yung jet lag as in, kita naman dito sa itsura ko. Dumapa lang ako saglit noon after ko kumain, pero bagsak ako agad. And doon ang next day, di pa kasi start yung work namin mismo. So first thing that we did, pumunta kami agad ng Manhattan, so another 2 hours. Sayang oras eh, gusto ko na talaga makita agad yung Times Square, pati yung Central Park. Yung dati ko lang na nakikita sa mga photos, sa mga vlog, sa magazine, ngayon makikita ko na siya with my own eyes. I took all my time to take photos. Kahit na hindi naman dapat ka picture-picture, pero sayang eh, pupunuin ko lahat ng memory card na meron ako. Naka-addict yung street photography kasi nung time na yun, and good thing na nandito ko. And yung first time ko makakita ng snow, hindi sa lupa ha, na nakalatag na. Yung bumabagsak talaga literal galing sa langit. Bucket list ko nun na tumakbo ko na naka-underwear sa snow. Yes, that's what I did. And this exact photo ng fence dito sa Central Park, itong dahon na to na nakikita nyo, yan yung kinuha ko and I decided to take it home. Wala lang. Gusto ko lang ng remembrance. Sa dami ng pwede ko maging souvenir, itong dahon na to yung una kong nakita. And kapag nagtatrabaho ako, 6 hours lang kasi yung duty ko eh. So pag may free time kami, kahit pagod ako galing sa trabaho, ayos lang. Kasi lagi kong sinasabi ko sa sarili nun, sulitin ko na. Baka hindi na ako makabalik dito. Once in a lifetime opportunity, kumbaga. So we always go out on our free time, mapaumaga, hapon, or even at night. I even spent a whole day hunting for the location dun sa mga pelikulang napapanood ko. Yung location sa Friends with Benefits, which is yun yung ginawa ko. Like yung Central Park Fountain, kung saan sila nag-meet ni na Justin Timberlake. Yung Grand Central Station, kung saan ginawa yung parang mob dance. And then yung Pershing Square Cafe kung saan sila nagong ending. And during weekends, nagpupunta kami ng beach kasama yung mga katrabaho ko. We usually have barbecue by the beach, bonfire, kwentuhan. And there are also days na napupunta kami to surf sa Montauk. Yun yung pinakadulong part ng island na yun. And it was a great experience overall. Imagine, first time mo makalabas ng bansa, tapos yung first country na pupuntahan mo, yung gustong puntahan ng karamihan, Amerika. And I did that all alone. So nung nakita ko tong frame na to, simpleng dahon lang siya. Iba yung memories na naaalala ko every time I see this damn leaf. Ang weird, no? If there's one thing that I would have done differently, it would have been to go more of these adventures and film them. Pero ayos lang, that's the thing. You can't change the past.